Hey guys, magandang hapon po at welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon guys, i-share ko lang po itong alahas na binili ko noon sa Cebuana Luelier noong August 6, 2018. Mahigit dalawang taon na po ito guys, pero naisipan ko pong gawa ng video kasi may mga viewers din po akong nagtatanong kung maganda bang bumili ng alahas na 22 karat. So ito po yung resibo niya nung binili ko, 21 karat, 9.4 grams, 24,628 noon pa ito guys. Ang per gram pa lang noon 2,620. Malaki na rin ang tinas guys, kasi ang presyo po ngayon ng 21 karat na subasta sale ng Cebuana ay 3,150. Tumaas po siya ng 530. So dahil ito ay 9.4 grams, 4,982 na po yung tinaas guys. Kung bibili po tayo ng alahas ngayon na ganito po yung timbang at ganitong karat, so yun po ang gagandahan pag bumili tayo ng alahas, no? Kasi habang tumatagal, tumataas. Pero ang pag-usapan natin ngayon guys ay yung karat, kung maganda ba ang 22 karat pag bumili tayo ng brand new. So dahil binili ko ito ng sikanan guys, hindi po ako lugi, pero yung unang may-ari nito guys, malamang lugi po siya kasi dahil itong alahas na ito guys ay binili ko po 21 karat lang, pero may hallmark po itong 22. Ayan po, 916, 91.6% gold yung pinaka chain niya at ang pendant niya guys. So ayan po, KT22G, 22 karat gold. Medyo lugi po yung unang may-ari nito guys. Halimbawa lang guys, kung binili po ito nung unang may-ari, ang per gram po ay 3,000. Dahil po ito ay 9.4. So nagkahalaga po ito ng 28,200. Itong presyo ko na ito guys ay halimbawa lang po, kasi hindi ko alam kung magkano bili talaga ng unang may-ari nito. Kung 3,000 per gram ang bili niya noon guys sa 22 karat, so ang presyo po ng 21 karat noon ay 2,863. Kung i-times natin ito sa 9.4, 26,912. Kung ilis natin ito guys, malaki din po yung nawala sa kanya, 1,288. Kung halimbawa po ito yung presyo ng pagkabili niya, dahil ito ay 22 karat. Pero nung sinangla niya guys, ang tanggap lang ay 21 karat. So yan po yung pinakaibahan guys ng 22 karat at 21 karat. Dahil ang 22 karat po, ang tanggap po ng ibang pawn shop ay 21 karat lang. Kaya doon po tayo malulugi. Pero hindi naman lahat ng pawn shop ganun guys, at hindi rin po lahat ng 22 karat ay ganun po yung resulta sa test nila. Siguro guys, kaya po itong alahas na ito ay nagiging 21 karat na lang po, dahil tinitest naman niya ng pawn shop. Siguro sa test po ng Cebuana, ang lumabas po ay 21 karat lang. So yun lang po, maraming salamat at Merry Christmas po sa ating lahat.